Ay, mga kapak! Naku, dalawa nga ba? Or, dipindi lang sa pananaw or sino ang nagdidesisyon sa mga usapin tungkol sa kaso. Siyempre, ang may right talaga niyan, ang mga huwis or piskal na sila ang magsusulong o sila ang maghahatol sa isang kaso, civilian man o government official. Ano mga kapak, sa ating bansa ay dalawa ang standard ng batas. Madalas, pag ikaw ay mahirap o ordinaring tao, mga kaupak, mailap sa iyo ang batas. Pero kapag ikaw ay ma-influensya, or especially pag ikaw ay politician or mayaman, naku mga kaupak, madalas ang batas pumapanig sa iyo. So ngayon mga kaupak, yan ang aking topic ngayon sapagkat si Pangulong Duterte kung sa sabi ko na ang standard ng ating batas ay dadalawa. Sapagkat kapag ikaw ay ma-impluensya, politician or mayaman, naku mga kaupak, ang batas ay talaga namang masasabi natin maamo. Kaya kapag ikaw ay mahirap o ordinaryong tao, napakailap ng batas sa iyo. So ngayon mga kaupak, dahil ang isinampa na kaso ng Makabayang Block act teacher, party list congressman, congresswoman Franz Castro kay Pangulong Duterte ay ibinasura ng piskal ng Quezon City. Nako, kasi sinasabi ang daming, alam mo mga kapak, ang dami doon interpretasyon. Siyempre sila mga galing sa ganyan na hindi naman ako lawyer, pero isa lang ang talagang tumatak doon sa linya na inilabas ng piskal ng Quezon City ay not enough seriously. Alam nyo mga kaupak, kumbaga hindi sapat na dahilan ang mga inailatag na ebidensya. Na alam nyo mga kaupak, sa totoo lang, ang mga nagdidesisyon ng mga ganyang kasok ang nagpo-post, syempre ang ating huwis, ang ating mga judge, ang ating mga hukuman, at syempre malaki ang ginagampanan ng isang piskal kung ito ba ay may probable cause na kaso bago yakyat kung saan man makakarating ang isang kaso. So ngayon mga kapak, nag-ugat ang kaso ni Pangulong Duterte kay Franz Castro, itong grid trip na kung saan, ano ba sa Tagalog yun? Ano ba pagbabanta? Kumbaga yung nilalagay mo sa alanganin ang buhay ng isang tao. So ngayon mga kaupak, talagang, alam mo sa totoo lang, to be honest naman, sa para sa akin ah, sa takbo naman ng ating politika o pagsusubaybay bilang mataas o dating mataas na leader ng ating bansa si Pangulong Duterte, alam naman natin na marami o may kakayahan si Pangulong Duterte na kung ano yung sinasabi niya sapagkat siya ay may impluensya, siya ay talagang dating presidente at ang karamihan dyan sa nakaupo ngayon mga judge o kahit sa ang lalo-lalo na sa Supreme Court, karamihan dyan ay appoint or itinalaga ni Pangulong Duterte. Kaya yung sinasabi ng piskal, although it's up dahil piskal yun, no? Pero para sa akin lang ano, hindi ka panipaliwala na basura yun. Kasi, mga kaupak, kung ito ay sinabi ng isang ordinaryong tao, maaari, wala siyang kakayahan. Sino ba siya? Pero ito sinabi sa national television mismo, sa SMNI, na ni pagbabanta ni Pangulong, dating Pangulong Duterte, sa kay Congressman Franz Castro. Alam mo pa, dumadami ang ano, wapaw sa isip ko. Kasi, alam nyo mga kapak,
sa social media talaga, maraming tama talaga, mga basher, lahat yan. Minsan, meron yan mga sasamang salita. Pero yan ay hindi pinapansin. Especially, kapag ikaw ay wala ka ng mga ano, tulad na sinabi ka, ordinaryong tao. Pero ito kasi, binitawan ng isang dating mataas na kung saan hanggang ngayon ay namamayagpag ang kanyang impluensya. Kumbaga, hindi ako nakumbinsi para sa akin na ano daw, ang sinasabi ng court is not enough seriously. Alam niyo mga kapak, yun ang tiyatawag sa atin, no? Ang batas minsan madalas pumapanig sa ma-impluensya, mayaman at mga tinitingalang politiko. Alam niyo mga kapak, sinakalala niyo ba? Yung isang teacher na I guess si Franz Roy, you know, isang 25 years old na teacher galing ng Zambales na kung saan ay nag-post siya. Nag-post sa isang social media account na kung saan nagbanta kay Pangulong Duterte. Yun siguro na sinasabi niya si Pangulong Duterte, kumbaga ang pagbabanta ng isang netizen o ordinaryong tao ay sinasabi niya na magbibigay siya ng 50 million. Kung sino ang makakapag-ano kay Pangulong Duterte. So, sorry, hindi ko pwede banggitin. So, ngayon, ito ay ginawang talagang serious ng mga ating intelligence. Kasi nga naman, magbabanta ka sa isang presidente. Pero dahil siya ay ordinaryong tao, mabilis. Ang batas, talaga naman, umaksyon ka agad kung saan nakuha o nakulong. Alam mo mga kapak, sa mga na-research ko, mismo lumuhod ang isang Franz Roy, isang teacher, 25, isang public school, kung saan mga kapak, doon sa mga post niya, ginamitan niya ng hashtag na yung shutdown. Siguro sa sobrang galit niya kay Pangulong Duterte, kaya nakapagbigay siya ng ganun pananalita o nag-post. Kumbaga, nadala siya ng kanyang emosyon. Dahil, ang dahilan mga kaupak na kanyang pagpo-post ang pagsasara ng ABS-CBN na kung saan si Pangulong Duterte ang nasa kapangyarihan na nawala ang franchise ng ABS-CBN. Na ito ay talaga namang kalat na kalat ang mga video clip na sinasabi ni Pangulong Duterte na kapag ang na-expire ang franchise station franchise ng ABS-CBN ay ito ay hindi marerenew. Kaya nga mga kaupak, siguro mayroong mga tao, maski naman ako, kayo, mga fanatic sa kung sino yung hinahangaan natin, mga celebrity, mga station or something. Sobra niyang siguro fanatic dahil sa pagsara ng ABS-CBN, kaya siya nagkaroon ng malalim na hugot. Kaya ngayon mga kaupak, yun siguro kung sasabihin ng piskal na is not seriously enough. Ayun! Kasi kahit ito, teacher siya, pero nadala siya ng kanyang emosyon. Maski si Pangulong Duterte, kapag sobrang galit niya, kahit presidente siya ng Pilipinas, minsan nakakapagmura siya, di ba? Iyon teacher, tapos 25 years old, so bata pa siya. Kumbaga nadala siya ng kanyang emosyon, pero alam niyo mga kaupak, napawalang bisa ang kaso niya. Pero kinasuhan siya kasi sabi ng Department of Justice, may pananagutan ka pa rin sa batas. Kahit nagsorry na yung teacher na yon, kahit lumuhod na yon, mga kaupak, kinasuhan pa rin siya ng Department of Justice kasi dapat maging responsable tayo sa ating mga binibitawan salita. Tama naman yun. Pero, yun ang sinasabi ko, mga kaupak. Hindi po siya na-dismiss o pinatawad o sinabi ng korte na siya ay talagang dinismiss siya dahil hindi seriously enough. Dinismiss po siya na technical sapagkat inaristo pala yung teacher na yan ay walang warrant of arrest. Kumbaga mga kaupak, technical ka. Hindi mo pwede arestuhin ang tao na hindi on the crime na nangyayari nang wala kang warrant of arrest according to the law. Pero hindi ako marunong ano, kung merong mas magaling, pwede kayong mag-comment down below para hindi lang natututo ang inyong host, pati rin ang mga nanonood. Kasi mga kaupak, inaresto siya ng FBI dyan sa Zambales
wala siyang warrant of arrest. Pero alam mo mga kaupak, nakakapagtaka yung BI, ano, wala sila, hindi nila alam na gano'n, bati technical sila, inaresto nila yung tao kahit walang warrant of arrest. Kaya ang feeling ko mga kaupak, alam nila yan, nagsip-sip lang, or nagpasikat sa dating. Kasi mga kaupak, kasi hindi mo alam, maarestuin mo ang tao, wala kang warrant of arrest. Kaya ang nangyari mga kaupak, technical sila ng korte na kung saan sinabi na walang warrant of arrest. Alam nyo, ganun yun eh. Kapag inaresto mo ang isang tao, kahit kung meron pa siyang hindi naman masyadong serious, parang bus lang yun sa social media, automatic yun. Technical na dismiss ang kaso. Hindi na dismiss dahil sa kanyang ginawa. Na dismiss kasi inaresto siya ng walang warrant of arrest. Kaya ngayon mga kaupak, ganyan ang sinasabi ko. Kapag ordinary kang tao, lahat talagang ang ilap sa'yo ng batas. Pero kapag mayaman ka, ma-influensya o politician, kahit wala kang warrant o baris, gulag-gana ang kamay mo. Kaya nga po sa kamay mo, tulang mo. Ngayon, ang dami sa kulungan na napagkamalan lang, pero nagsiserve sila ng mahabang nalulusotan ang mga kaso sapagkat mga kaupak, kapag mayaman ka, syempre, meron ka pantustos o meron ka mga pambayan sa mga attorney na di kang panilya o ma-influensyang tao. Kasi mga kaupak, sa lipunan natin, pera ang nangingibabaw. Hindi yung ordinary. Alam mo, ikaw, ordinary tao. Ano ang mahirap? Ano ang ano mo? Ano ang pera para tapatan mo ang isang taong mayaman? Di ba wala? Kaya pag ang batas, madalas pumapanig sa may pera. So, kawawa si Juan de la Cruz. So ngayon mga kaupak, talaga ang buhay, hindi na dapat nangingibabaw ang love at justice sa panahon noon. Ngayon, nangingibabaw na ang kapangyarihan kung ikaw ay sapagkat. Kaya mga kaupak, alam nyo, marami ngayon nakakulong sa iba't ibang kulungan ng ating bansa, no? Especially mga city jail. Na ang iba dyan, hindi naman talagang yung iba na pagbintangan lang, o kaya naman yung kaso mo ay isang simpleng pagnanakaw, simpleng ano. Pero ano, masama ang magnakaw, hindi ko tinotolerate, ano? Or ibig sabihin, hindi siya ganun ka, ano? Pero nagdudusa sila sa mahabang panahon kasi wala silang pera na para isulong kung ano yung tama, isulong kung ano yung nararapat sa pagkakasala nila. Pero kapag ikaw mayaman, mga kaupak, kahit droga o kaya krimen na malaki ang ginawa mo, mabilis ka nakakalabas. Mabilisan mo, nalulusutan ang dapat nangingibabaw ang love at justice sa ating lipunan. Pero mga kaupak, sa nangyayari ngayon, hindi na. Kasi iba ang nagagawa ng pera. Lahat kaya baguhin ng pera. Ang batas, ang pamilya, ang kaibigan. Kapag marami kang pera, marami kang kaibigan. At ang kaibigan mo, marami kang pera. Pero kapag ikaw ay walang pera, mga kaupak, halos wala sa'yo nangungumusta. Lahat, mga kaupak, pati ang mga bilihin, pera ang kailangan mo. Lahat na gusto mo ma-afford, pera. Kaya ngayon, mga kaupak, minsan yung mga tao nagbibinta ng dangal, nagbibinta ng pagkatao, magka pera lamang. So, mga kaupak, hanggang sa muli. Pero dapat,